ipupuring mga inirang masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kaningningan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Buktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Makawa ka, makawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos.
Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan upang sa pagsunod namin bilang abangkawan kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tanong nila si Pedro at ang mga apostol. Mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarao. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarao. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarao. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko,
Pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. O Halleluya, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ako'y pastol na butin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay isang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay, patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagi ito, ngunit hindi nila naunawaan na ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord.
Yan. Palakpakan natin ang Panginoon sa hapong ito. Ha? Salamat sa Diyos. Buhay tayo. Amen? Amen? Salamat sa Diyos. Tayo ay malusog. Amen? Amen? Salamat sa Diyos. Mahal tayo ni Lord. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Palakpakan natin ang mahal na ina ng Antipolo na nasa ating piling ngayong hapong ito. Dasal ko na wang ating laalay-lakad mamaya ay maging mabunga upang lalo tayong mapalapit sa mahal na pong Jesus Nazareno at sa mahal na Birhen ng Antipolo. Amen? Amen. Siguro'y narinig na ninyo ang mga katagang dadaan ka sa aking bangkay. In English, over my dead body. Ngayon natin narinig sa mga tao na nagtatangkang kunin ang isang tao o isang bagay na mahalaga sa kanya. No? Kumbaga ay sinasabi sa mga matalinghagang pananalitang ito, dadaan ka muna sa akin bago ka makapasok. No? Hindi ka basta-basta, hindi mo basta-basta makukuha ang itong minamahal kong ito, malibang ikaw ay dadaan sa akin. Amen? Sapagkat malinaw sa ating mabuting balita, no? Sabi ng Panginoong Jesus sa ating mabuting balita, ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa akin ay sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ngayong linggo ng mabuting pastol, tayong mga tupa, no? Tayong mga tupa ay sinasabihan ng ating poong Jesus Nazareno, sa kanya tayo papasok upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Sinong gustong maligtas, taas ang kamay. Palakpakan natin ang poong Nazareno sa hapong ito. Sapagkat ang poong Nazareno, ang mahal na poong Nazareno, ay siyang ating daan patungo sa Ama. Siya ang pintuan natin papunta sa Kanya. At ang sino mang magtangka na tayo ay saktan, ay hindi mangyayari. Bakit? Sapagkat si Jesus ay nakabantay. Amen? Maliwanag sa ating mabuting balita na kilala tayo ng Panginoong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng ating mga pangalan. Hindi tayo tinatawag na psst! Hindi. Hindi rin tayo tinatawag hoy! Ay hindi. Tayo'y tinatawag ng Panginoong Jesus Nazareno ang ating mabuting pasol sa ating mga pangalan. Bakit? Sapagkat tayo ay para sa Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Palakpakan natin ang Panginoon sa hapong ito. At bilang mabuting pastol, kapag siya ay nangusap, kailangan tayong makinig. Sabihin niyo yung makinig. Mas malakas. Pakinggan natin ang unang pagbasa mula sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Nangaral si Apostol San Pedro at ang mga puso ng mga taong nakarinig, ang kanilang puso'y naantig. Sila'y nabagabag, kaya sinabi nila, ano ang dapat naming gawin? Tumugon si Pedro, kayo ay magsipagsisi at talikda ng inyong mga kasalanan. Ang pastol ay laging nagpapaalala sa kanyang mga tupa ng tamang gagawin. Ang tinig ng pastol ay laging magsasabi kay magbagong buhay. Ang tinig ng pastol ay laging magsasabi, umayos ako, umayos tayo. Bakit? Sapagkat kapag hindi tayo umayos, tayo ay mapapahamak. Amen? Kaya ang unang pagbasa ay nagpapaalaala sa atin na si Jesus bilang mabuting pastol, bilang ating pintuan ay laging nagpapaalala, pakinggan mo lagi ang tinig ko. Kasi kapag ikay nakinig sa ibang tinig, mapapahama ka. Subalit ang tinig ng poong Jesus Nazareno ay laging nagpapaalaala sa akin at sa ating lahat na narito ngayon, tayo ay magbalik loob sa Kanya.
Sapagkat sinabi ng ating ikalawang pagbasa sa unang sulat ni Apostol San Pedro, no, tayo ay sinasabihan ng ating ikalawang pagbasa, titipunin muli tayo ng pastol at tagapangalaga ng ating mga kaluluwa. Pinakikita dito ng ikalawang pagbasa na ang mabuting pastol, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, titipunin niya tayo at aalagaan. Bakit? Kasi tayo ay malapit sa kanyang puso. Sabihin nga muna natin, malapit sa puso ng Jesus Nazareno. Mas malakas! Sapagkat kung tayo ay malapit sa puso ng ating mabuting pastol, ang pong Jesus Nazareno, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Hindi nahahayaan na tayo ay mahulog sa mga pagkakamali. Amen? Kaya tayo pinapaalalahanan sa mabuting balita, kapag naririnig natin ang tinig ng ating pastol, huwag tayong magbingi-bingihan. Tingnan nga po ninyo ang inyong katabi. Tingnan nyo katabi nyo, huwag mo tingnan ninyo. Yan. Tanungin nga ninyo, kaibigan, bingi ka ba? Yan. Madaling maintindihan kapag ang isang tao ay bingi. Bakit? Pwede niya magamot eh. Pero kapag ang tao ay nagbibingi-bingihan, walang gamot dyan. Kasi wala ka naman talagang sakit. At yan ang paalaala ng mabuting balita. Ang tinig ng ating pastol laging nangungusap. Nagpapaalala itong ating dapat gagawin bilang mga tupa. Na ako bilang tupa, kailangan alam ko ang tinig ni Jesus. At itong tinig na ito yung magdadala sa akin sa kaligtasan. Amen? Kaya ito'y paalaala sa atin ngayon, nagsisimba ngayon. Sino ba ang pinakikinggan ninyo? Sino ba ang pinakikinggan ko? Si Christopher Minit o ang Jesus Nazareno? Oh, na-chika na naman si Father. Oh. Ay sino ba ang pinakikinggan natin? Yung mga vloggers ba? O ang tinig ng pong Jesus Nazareno? Yan ang ating pagnilayan. No? Sapagkat ngayong linggo ng mabuting pastol, tayo ay pinapaalalahanan, makinig tayo sa ating mabuting pastol. At kaalinsabay nito, tayo ay nagdadasal na ano, maraming kalalakihan na tumugon para sa bokasyon ng pagpapari. No? Tayo ay mapalad sapagkat ngayong misa ay kasama natin si Father Kit Margalio sa pasalubungan natin ng palakpakan. Yeah. Ay siya'y galing pang Palo. Alam niyo saan yung Palo? Sa Leyte. Oh. Ay kay Layo ay pumunta dito. No? At sasama mamaya sa Alay Lakad. No? Abay, tayo'y mapalat pa din sa Pilipinas at kahit papaano ay mayroon tayong mga pari. Subalit sa ibang bansa ay talaga naman nagsasara ang mga simbahan dahil kulang sa pari. Subalit kahit tayo marami ditong pari pa sa Pilipinas, kulang pa rin. Kaya tayo magdasal sa ating mabuting pastol. Jesus, ang aming mabuting pastol. Jesus na aming pong Nazareno, bigyan niyo po kami ng mabubuting pari sa aming piling. Yan ang isang magandang dasal natin. Na kapag tayo no, ay dadalaw sa simbahan ng Quiapo, hindi lang basa ang dadasalin natin, Lord, babayaran ko ang utang ko. Lord, gusto ko na magka-love life. Lord, gusto ko na maayos ang buhay ko. Isama din natin sa panalangin natin. Lord, bigyan niyo po kami ng mabubuting pari sa aming piling. At sa pamamagitan niyan, sa awa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, ang ating mabuting pastol, hihipuin niya, no? Ang mga taong kanyang tinatawag para sumunod sa kanya sa pagiging pari upang nang sa ganon ay makatuwang, makatulong niya sa pangangalaga sa tupang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Amen? Maasahan ko po ba kayo? Uy, maasahan ko po ba kayo? Nawa ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating mabuting pastol,
ay pagpalain tayo ngayong linggong ito. At nawa sa panalangin ng mahal na Birhen, ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, tuwangan tayo sa ating pananalangin. At nawa ang mahal na Birhen, ang mahal na ina ng Antipolo, lagi tayong dalhin sa ating mabuting pastol, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Amen? Viva Padre, Nuestro Padre Jesus Nazareno! Palakpakan natin ng Panginoon sa hapong ito. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Ama ang dakilang pastol, taglay ang pagtitiwala sa kanyang malasakit at pag-ibig sa atin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relioso, patuloy nawa sila maging tapat na pastol ng kawa ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang ninanais. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa bukasyon sa buhay pagpapari at pagiging relioso at reliyosa, mas madami nawang tumugon sa panawagan ng Diyos upang mas malagaan ang kanyang kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumaong, makamtan nawa nila ang kaningningang walang mali sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sa katahimikan na ating itaas sa Diyos ang ating pansarili at mga natatanging mga kahilingan. Tanggapin mo ang aming mga panalangin, O Ama, upang sa aming pagsisikap ay maganap ang iyong kaharian. Madatnan mo kaming kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Malay na ito ang tinapay sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa iyo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin.
iyong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha'y pagkalumong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhin ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupad at bumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinuhod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilot na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang parsami maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwan nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak sa aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa at isa. Magbati ng kapayapaan. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw. Akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos, handa kong ingalay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay ka sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko'y papasan. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Huwag na sanang lumayo sa aking pastulan. Ako ang iyong pastol na nagmamahal sa iyo. Mainam ang aking handog na batisan. At buhay ko'y kaloob alang-alang sa iyo. Alang-alang sa iyo, aking mahal. Announcement. Mananatili po ang mahal na Birhen ng Antipolo hanggang mamayang gabi. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap ng gabi sa pangungunahan naman ni Reverend Father Reynante Tolentino, Rector ng Antipolo Cathedral, at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus, dapat natin ipagpatuloy
ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo'y iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mo kami makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko tayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukob sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya namang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkaamtin niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaysa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa iyong mabubuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati